Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, nakikita nyo ba yung ating bagong AC? Ayan, bagong-bago yan. Dual inverter, energy saving, LG yan na window type, inverter type na aircon, mga ka-DIY. So ngayon, susubukan natin siya sa ating 100Ah na lithium iron phosphate battery. So luma na to, naalala nyo naman nung binuo natin to, nung ginamit ko sa sasakyan. Ito yung link, pinalitan ko lang yung BMS kasi hindi yan pang sasakyan. So, tinanggal ko siya kasi may paggagamitan nga ako ngayon nga sa testing na to. So, ito luma, ayun bago, tetestingin natin mga ka-DIY, 1 HP nga pala yan. And then, ito yung isa nating bago. So, 2200 watt na power inverter. So, pinadala sa atin to ni Banggood. Banggood, yan, thank you Banggood for sending us this power inverter. So pure sine wave to mga ka-DIY, ayan, gawa na lang siguro tayo ng separate video, buksan natin to, tsaka check natin kung pure sine wave. Tapos ito pala, 2200 peak power yan ha mga ka-DIY, yung rated power niya nasa 1100 or yung kalahati hanggang 1500. So susubukan natin yan, battery natin, inverter, tapos papaganahin yung ating AC, mga ka-DIY. Titingnan natin gaano katagal. Tapos mamaya, halimbawa, syempre, hindi naman yan tatakbo na maghapon eh. Isa-size natin, ano ba yung tamang size ng battery tsaka solar panel kung gusto mong paganahin yung AC mo na yan ng maghapon. So, ayun na, testingin muna natin, ikabit natin tong ating inverter sa ating battery. Mga ka-DIY, ayan, nakabit ko na yung ating inverter. Positive-negative lang naman yan sa ating battery. Tapos ito yung ating AC wattmeter. So, testingin natin i-power on. So, 13.4, fully charge naman yung ating battery. AC output natin, 220 volts. So, working ang ating inverter. Ngayon, isaksak na natin ang ating aircon, mga ka-DIY. Patayin ko muna, kasi buhay eh. Kunin natin, tapos isaksak natin. Kung interested nga pala kayo sa aircon na to, kasi actually matipid talaga tong aircon na to, ilalagay ko yung link sa video description. Kung gusto nyong malaman yung presyo niya, sabihin ko na sa inyo, sa Abenson, umabot siya ng 31K, pero sa Shopee link sa baba, discounted, makukuha nyo lang siya ng 25,000. So, inverter type na ano na yan. Meron ka ng inverter type na AC mga ka-DIY. Tapos ito kay Banggood, ilalagay ko lang din yung link sa video description. Ang presyo nito is 3,000 mga ka-DIY. 3,000, meron ka ng 2,200 watt peak power na inverter. So 1,000 to 1,500 rated power, yung continuous use. So, ayan, nakasaksak na mga ka-DIY. I-on natin ang ating inverter. Ating inverter AC. And then, i-timelapse natin gaano katagal natin magagamit yung ating battery. Ayun. So, nag-on na siya. Ayan, oh, naka-on. Wala pang hangin kasi slow start yan. Dahan-dahan. So, tingnan natin yung power consumption niya. Siyempre, mahina pa yan. Kasi, kakabuhay pa lang. Ayan. Unti-unting tataas yan. 11 watts. Tapos, tingnan natin kung ano yung pag nabuhay na siya ng todo. And then, orasan natin. Ito naman yung total kilowatt tsaka yung time. Naka-0-0 na yan. So, makikita natin ilan yung total kilowatt na magagamit natin sa battery, tapos kung gaano katagal dito sa time, sa T. Ayun mga ka-DIY, at
990 watts, 11 volts, nag-disconnect na yung ating power inverter. So, 11 volts, low voltage, disconnect niya na yon. So, hindi na nalobat yung battery. Yung 11 volts, ano yun eh? 11 volts divided by 4. So, 2.75, hindi pa sagad yung ating battery, pero nag-disconnect na yung ating inverter. So, ilang percent yon? Kasi yung 100Ah times 12, so nasa 1.2. Divide natin ng 990 watts, yung total na nakonsumo natin, na pinayagan ng ating inverter, divided by 1.2. So, nasa 80% ng battery na gamit natin. So, ayun. Halos, ilan ba? Halos 2 hours natin siya nagamit sa ating aircon, mga ka-DIY. So, effective naman yung ating inverter, tas kita nyo, nag-a-alarm siya kasi nag-low voltage na siya, mga ka-DIY. So, para i-reset yan, papatayin lang natin ulit yan, tapos mabubuhay ulit siya. Kaso, since lowbat na nga or na-discarga na natin yung battery, hindi yan natin papaganahin. So, ngayon, 2 hours lang yun. Paano kung gusto mong paganahin yung aircon mo ng maghapon, mga ka-DIY? Kagaya sa gamit namin, halos ilang hours ba natin to ginagamit? Kagaya sa amin, 24 hours minus 9. So, 15 hours namin yung ginagamit. So, yung 15 hours, ilang watts ba yun? Ito, ipakita ko sa table, mag-calculate na tayo kung gusto ko siya paganahin ng 15 hours, mga ka-DIY. Pinawir on ka pala ulit, mga ka-DIY, para makita nyo. Ayan, halos 2 hours tapos 1 kilowatt yung ating nakonsumo gamit dun sa aircon. So, ayun. Calculate na natin kung halimbawa gusto kong patakbuhin ng 15 hours, kasi yun yung gamit ko sa akin, 15 hours. Compute natin ilang battery ba ang kailangan ko, mga ka-DIY. Close up look nga pala sa ating inverter, mga ka-DIY. Ayan siya, ganyan siya kakapal. Ganyan siya kalaki. So, saktong-sakto to sa mga gustong gumawa ng portable solar generator kasi compact siya. Tapos, high capacity. So, ayan yung voltmeter niya, volt. Ang ganda. Maganda tong mensela na to na power inverter, mga ka-DIY. Abangan nyo, baka gumawa tayo ng solar generator na 100Ah. So, balik tayo sa calculation. Sabi ko, di ba, 15 hours namin siya ginagamit. Ilan ba yung 15 hours? 15 hours, ilang watts ba yun? Yun nga palang aircon na yun ni... Ayan, no? Yung aircon natin na LG, meron niyang app, mga ka-DIY. So, meron niyang energy monitoring. So, yung 15 hours natin na yan, ilan ba yung nakukonsumo namin? Hindi naman kasi siya buhay talaga ng 15 hours eh. May time na namamatay yan. Lalo kapag malamig na, mamamatay yan, mga ka-DIY. So, yung per month natin, ayan, total consumption namin is 161. Sabihin natin 160. Kasi kasama na yung kanina. 158 lang talaga yan eh. Nasama lang yung kanina. 158 divided by 29 days. Kasi yung hanggang kahapon. Hindi kasama yung today. So, nasa 5.4. Sabihin natin na 5.5 kilowatt per day. 5.5. So, 5.5 kilowatt hour per day. So, ayan yung ating consumption. So, 5,500. Yun nga palang aircon namin, nakaset yun ng 27 degrees, tapos energy saving. Bakit 27? Hindi ko masyadong pinapalamig. Ang gusto lang naman namin is cool lang, kasi medyo malaki yung area ang pinapalamig niya. Hindi talaga sakto sa area. Yan lang kasi yung pwede namin gamitin dito, limited space. Sa paglalagyan, bawal magbutas, nilagay ko lang sa bintana. So, medyo malaki yung space na kinukul niya, kaya hindi ko masyado nilalamigan. Baka sabihin nyo masyado kung mainit eh. Hindi, cool lang po, cool. So, depende naman yan sa setting nyo. Ito ay example lamang. So, kung meron tayong 5,500 kilowatt, ay 5,500 watt hour per day, i-divide lang natin yan sa 12.8, yung nominal voltage ng ating lithium iron phosphate. So, meron tayong 429. Eh, diba, kita nyo nga, hindi naman nagagamit yung buong 429. So, sabihin na natin, 500 Ah,
Yan. So sa halip na 429, kahit ano, round up natin ng 500 AH mga ka-DIY. So, yan yung gagamitin natin na battery. Para naman sa solar panel, since meron kang 500 AH, para i-full charge natin yan, yung 500 AH times natin ng 12.8, so 6,400 watt hours. Yan na yung total capacity in watt hour ng ating battery, 6,400 watt hour. Para sa calculation ng solar panel, i-divide natin yan ng 4 kasi gamitin natin yung 4 sun hours. Kahit minsan umaabot naman ng 5 sun hours, pwede na yung 4 para may leeway tayo kasi minsan uulap yan eh. So 4 sun hours na lang. So 1,600 watts na solar panel yung ating kakailanganin. Pwede na natin yung i-round up, gawin nating 2 kilowatt solar panel mga ka-DIY. Kasi syempre, mas gugustuhin natin na sobra kesa kulang. So yung 2 kilowatt na solar panel, 2,000, kaya na niyan mag-produce ng nasa 8,000 watt hours per day. So, sakto na yon or sobra na yon, may pasobra na yon mga ka-DIY kasi hindi naman perfect yung ating system, may mga losses yan. So, yung 2,000, kung halimbawa ang gagamitin mo is yung 400 watt na Canadian solar panel, so 5 pieces. So, balik tayo, ang total na kailangan natin para mapatakbo natin ng 15 hours. Sa setup namin, 5.5 kilowatt hour per day, yung aircon. So, yan ha. Ang kailangan ko ay 500 AH na battery. Kailangan ko ng 2,000 watts na solar panel. Or 5 times 400 watts. So, 5 pieces. Tapos, kailangan din natin tong inverter na si Mensela. 2,000, magkano ba to? Yan. 2,000 watt na inverter. Ito, peak naman to eh. So, di ba, 1,100 nga lang. So, yung kakailanganin mo, ito mga ka-DIY. So, yung sa total cost nyan, ito, ilagay na lang natin. Ayan, para sa battery, para sa solar panel, at para sa inverter. Hindi pa kasama yung charge controller, ayan na yung magagastos mo kung gusto mong patakbuhin yung aircon mo gamit ang solar mga ka-DIY. So, di ba medyo malaki? Medyo malaki, pero ganun talaga. Mababawi mo naman yan, sabihin natin 5 years, 4 to 5 years, or higit pa, depende kasi sa gagamitin mong battery. May iba-ibang type din naman yung battery natin. Merong class A, class B. So, yung pinakamura, may class C pa nga. Pero, syempre, doon ka na sa class A para mas matagal mga ka-DIY. Tapos, depende rin sa inverter kung tatagal talaga. Doon mo mababawi. Pero, theoretically, ito yung mga kailangan natin kung gusto natin mapagana yung aircon natin off-grid. So, pwede naman mga ka-DIY. So, ayun lang para sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan pa, comment lang kayo below mga ka-DIY. Basta, ayan na yung estimated total cost ha. Cost yan para sa time, para sa oras lang na to. Posibleng tumaas yan, posibleng bumaba. Ano lang to, reference lang mga ka-DIY para may idea lang kayo. Sa mga nagtatanong, magkano yung magagastos kung magpapagana tayo ng aircon off-grid. So, ayan na mga ka-DIY. So, Banggood, thank you ulit for sending us this beautiful power inverter. Mensela. So, kung interested kayo, check nyo lang yung link video mga... Ay, check nyo lang yung link sa video description mga ka-DIY. So, yun lang. Maraming salamat and thank you for supporting our YouTube channel. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Lahat na. Gawin nyo na mga ka-DIY. Salamat!